Dok, ngayon inevitable na kasi technology age na talaga tayo, technology era, hindi mo siya may iwasan. Ano yung naman yung mga pwedeng conscious alternatives para sa mga magulang to be able to, you know, for the development of the kids? So, good question. Actually, prior pandemic, balikan lang natin kung ano yung ginagawa natin. Okay. So, di ba, we actually have face-to-face interaction. May mga moderate and vigorous na aktibidad or exercises tayo sa mga bata. Takbuhan, patintero, laro, bahay-bahayan, o ano pa ba, mga sports, no? Like playing ball, movement. No? Activities basketball, with movement. Baseball, ano pa ba? Football. So, at an early age, pwede na tayong mag-introduce noon. Actually, mga 1-year-old, magaling nang tumakbo yung mga bata. So, you can already give him or her a ball or a doll. And then, syempre, yung meaningful interaction o yung makahulugang interaction, for example, actually, yung pagkain lang nila eh, no? Minsan, hahainan mo sila ng mga kakainin nila, umaga, tanghali, gabi, o merienda. So, yun, ano na rin yun, interaction. Pagka pinapakain mo yung mga bata, kinakausap mo rin sila. Masarap ba? Ayaw mo ba? Gusto mo ba? And then, syempre, mababasa din nila yung mga facial expression mo. If you're pleased with the child or you're a bit hesitant kung ano yung mga gustong kainin ng bata. So, those are activities, no? Bedtime stories, no? Or kahit hindi bedtime, no? Pwede naman kayo magkwentuhan ng mga bata. So, storybooks. And then art materials, crayons, drawing materials kung medyo nandun na siya sa age ng 2 to 5 years old. So, a lot of things actually. Pwede kayong mag-gardening, 'di ba? Pwede kayong lumabas and then go to a zoo. Correct.